Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang ang ulirang ama. Noong unang panahon, may isang bayan na kilala sa kanilang pagiging masayahin at mapagmahal sa pamilya. Sa bayan ito naninirahan ang mag-amang sina General Alfonso at ang kanyang tanging anak na si Diego. Ang tanging hangad ni General Alfonso ay ang pagsilbihan ang bayan at palakihin ang kanyang anak na may puso at malasakit sa iba. Doon din tinuruan niya si Diego sa militar upang mapaunlad at pamahalaan ang kanyang bayan sa kinabukasan. Subalit hindi naging madali para kay General Alfonso. Bilang isang batang may sariling isip, ginawa ni Diego ang kanyang kakaya upang hindi sundin ang kagustuhan ng kanyang ama. Nagrebelde at nagpatuloy siya sa kanyang mga layaw na kaligayahan. Hindi siya sumasama sa mga misyon at pagpupulungang pangmilitar. Sa halip, mas gusto niya ang malibang sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi nawala ang pag-asa ni General Alfonso. Alam niyang hindi pagpaparusa ang solusyon sa kalokohan ni Diego. Kaya sa halip na parusahan, pinili niyang magbigay ng mga aral sa kanyang anak sa pamamagitan ng mga pagsasalaysay ng mga pangyayaring napulot niya sa kanyang panunungkulan bilang isang general. Bakit hindi mo subukang makinig at hindi lang puro laro o kasiyahan ang nasa isip mo? Tanong ni General Alfonso isang araw. Ano bang malalaman ko sa mga kwento mo? Matutuwa ba ako doon? Tugon ni Diego nang may pagmamaktol. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa kasiyahan, Diego. Ang totoong kasiyahan ang mahanap mo ito sa pagtulong sa iba at sa pagmamahal sa ating bayan. Hindi agad nakasagot si Diego. Sa hindi nasaang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ama. Sa mga sumusunod na mga araw, unti-unting natutunan ni Diego ang mga aral na ibinahagi ng kanyang ama. Unti-unti rin siyang nagbago at naabot ang mga mithiin ng kanyang ama para sa kanya. Nagpatuloy ang mga taon na matay si General Alfonso dahil sa isang karamdaman. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkamatay, isinabuhay ni Diego ang mga natutunan niya sa kanyang ama. Sa mga oras na iyon, naging kapaki-pakinabang na leader siya sa kanilang bayan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan ng ama, nagwagi ang pag-ibig at pagtitiyaga ni General Alfonso sa kanyang pagiging ulirang ama. Nagbalik ang dating pasaway na si Diego at nagpatuloy sa iniwang tungkulin ng kanyang ama para sa kanilang bayan.